Oh, sa tingin niyo po ba itong parang ang layo ng loob ng ibang anak? Hindi ko po alam sa kanila. Basta po ako, kung ano po yung meron ako, pinibigay ko po kay tatay kasi po naaawa ako sa kanya. Sabi ko nga sa kanila kung ano ginawa sa atin ni tatay nung mga bata sa kasalan eh. Ano na yung kakoy? Labong mangyayari kung hindi kami magtutulong-tulungan. Kaya po sabi ko sa kanila, ako ka ako lagi ako, si tatay ang binibigyan mo. Kahit ulang po na lang ka ako na para sa akin, binibigay ko na ka ako sa kanya. Dahil ayoko po nakikita siya kayo siyang ganyan na sinasabi sa akin, nahihirapan na siya. Hello, sir. Maulang, maulang. Pasensya niyo po at yung mga may edad ay may mga disability na konti. Po. Pasensya na po, umuulan. San ho ba tayo? Tara na po. Siya si tatay. Tayo na po pangalan niyo ulit? Danny Ramirez po. Yan si Sir Danny Ramirez, ang ating Good Samaritan. Kasama po niyo, anong pangalan? Yan ko po, Jun. Thank you po, Sir Danny. Magandang hapon po. Pwede mo pumasok? Ang pangalan mo? Bebe. Malakas na ulan. Yan si Tatay Danny po, nagpunta po sa amin. Nilalapit po yung asawa niyo. Yan, mag-thank you po kayo kay Tatay Danny. Marami pong salamat, Kuya Danny. Saka sila eh, ito lang ang service natin sa mga lakari natin. At ito naman eh, may mga sasakyan. Oo, palaging tumutulong. Thank you po ha. Liit po ang kanyang salamat. Sir Liit, thank you po ha sa ano po, sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Ayan si Tat. Ay. Hello, Tay. Kumusta? Kumusta po pakiramdam niyo? Pwede ko siyang kausapin, Nay? Kumusta po yung pakiramdam niyo, Tay? Sige po. Nga po. Sino po yung tumutulong sa inyo dito sa pag-asikaso sa inyo? Yung asawa po niyo, hindi ko kayo inaalagaan? Ayun nga po, kasama ko nag-aalaga sa akin. Opo, ba't mga kaibigan niyo po yung nag-aasikasa sa inyo? Sila po ang nagdadala sa akin ng ulam. Kaya lang po ako nakakakain ng ulam dito po, kagdadala ako ng mga kaibigan po. Ikaw sa mga anak ko lang, wala akong maaasahan. Bakit to naman? Eh kasi po, mahirap hindi ako kalapit kay asawa. Wala rin maintindihan pang ulam. Opo, naiintindihan ko yun tayo, okay lang po. Kaya po, ayun, buti na yung upang ito sa barkada. Pag tinamagang ko, ayun, nagbihiro na ulam. Nagdalan ako. Ano ang sakit niyo, tay? Nag-umisa lang po ito ng 2020 sa yung prostate po daw. Ilang buwan ako pag-bilang-bilang gamot. Kailan po yung unang check-up nyo, tay? Ano po ang sabi po nung doktor? Eh nga lang po, bumabagay yung aking CBC sa kahit potassium. Oo. Ayun, sinaginan ako ng dugo sa kabanatuan. Pagkalabas ko nung December 2021, pagkalabas sa tumban, ayun, nagkaganito na ako, lamayap na ako ng lamayap. Ayun, tapos nagpagtigay ako, sabi, kailangan daw ulit sa lino ng dugo. Eh sa kahirapan, kahit tumatuloy yung mga kabidatuhan, yan yung mga anak ko,
Wala namang alam na hinang ng tulong, wala namang kalampayo sa hinang ng tulong sa mga politiko. Ayun, hanggang ngayon, nakaratay lang din ako ganito. Tay Rogelio, ano po masasabi nyo kay Tatay Danny? Naku, ako ay love talaga po, nasalamat ko yung kaputin niya. Naging amo ko sa pampasakan ng puso ang pong taon. Awa ng Diyos, kahit isang karga ng oxygen, eh hindi mo lang po ako natuluhan. Kaya yung kumpara ko. Okay lang yun, Tay. Kaya po bumabawi itong ano, ito pong kaibigan nyo. Pagkakabay niya yung time ka yung video sa kumpara ko na nakaya sa kaibigan ko na isa. Sino po yung isa? Si Liit po. Oh, si Liit. Dinadalan daw po kayong pagkain, no, Tay? Kaya lahat talaga yung dadala-dala sa akin ng ulam. Baga, tamali, Ano pong gusto niya sabihin kay Kuya Liit? Talagang nagpapasalamat ako sa kaporkada ko ng hanggang sa ngayon. Mas ganyang magkakilala kami hanggang sa ngayon, hindi sumusuko sa akin. Tapos sa tingin nyo, bakit di ko kayo maiwan-iwan ni Kuya Liit at saka ni Tatay Danny? Ano po yung, ano kaya yung ginawa nyo sa kanila? Wala naman po akong nagawang mapakalagtulog sa kanila. Kaya lang talaga siguro kung maganda lang ang naging pakisama ko nung ulat sa kundinuula sa kanila. Kaya hindi nila ako magkabihan, hindi nila ako maiwan. At ako yun, tiyatra ako talaga na utang na loob sa kanila yung hanggang sa ngayon. Sabi ko nga, hindi ako makapagpasalamat. Pero darating ka ako araw. Magbabagong din ako, makakapunta ako ulit, makakapunta ulit ako sa inyo. Opo naman, Tay. Basta magtiwala ho tayo sa ating Diyos, Tay, no? Ayun, talaga ngayon lang po. Nagkakatiwala. Opo. Ilan po ba anak niyo, Tay? Pero Tay, okay lang po ba nakausap kayong ganyan? Hindi ho kayo nahirapan? Hindi naman po. Oh, mas gusto niyo may kausap din, Tay. Ayun, maganda nga puro ko siya. May nakakausap din ako. Opo. Sa mga anak niyo po, sino po yung lagi ho kayong kinakausap? Ayun, yung anak ko matabawa. Ayun lang yung nagsisili sa akin. Dito po kayo. Gusto ko lang pong, bali lang po pala kayo magkakapatid. Lima po. Ako po pangalan. Sa tingin niyo po, ba't parang ang layo ng loob ng ibang anak? Hindi ko po alam sa kanila. Basta po ako. Kung ano po yung meron ako, pinibigay ko po kay tatay kasi po naaawa ako sa kanya. Kahit po isang order ng ulam, pag bumili po ako, binibigay ko po sa kanya. Hindi po ako nagmamaramot sa kanya. Kung ano po meron ako, yun po yung binibigay ko. Hindi ko po alam sa ibang kapatid ko, ba't ang layo-layo nila kay tatay. Sabi ko nga sa kanila kung ano'y ginawa sa atin ni tatay nung mga bata sa kasalanan eh. Ando na yung kapoy yun. Wala pong mangyayari kung hindi kami magtutulong-tulungan. Kaya po sabi ko sa kanila, ako ka ako lagi ako, si tatay ang binibigyan mo. Kahit ulam po na lang ka ako na para sa akin, binibigay ko na ka ako sa kanila. Dahil ayoko po nakikita siya kayo siyang ganyan na sinasabi sa akin, nahihirapan na siya. Kaya yun po. Pwede yung ano pa kwento, paano po bang nangyari kay tatay? Huling inom po nila ni Kuya Liit. Yun po nangyari yan, biglang bumaksak ko na po, prostage lang. Kailangan daw po agapan nyo, pag di daw po naagapan, mahihirapan siya humihi. Tapos po yun po, reseta na nung gamot, vitamins, binabitamins rin po siya. Tapos nung bandang mga November po, para po yung katawan niya unti-unting bumabaksak, dinala rin po namin siya sa pahilot. Ang baka naman po ka kung mamaya may nakaaway siya, nahihirapan lang po. Hindi naman po pala, yung sa dugo po. Nung dinala po nung kapatid ko yan, kasi ako po hindi po ako pwedeng makasama sa ospital, kasi nga high blood din po ako. Nga po, bumaba po yung potassium niya. Tapos po yung sa dugo, sinalinan po siya ng dalawang bag. Dapat po apat na bag. Okay naman po nung nasalinan ng dugo. Tapos nilabas na po. Tapos po, nung susunod na check-up niya, di po napa-check up nung kapatid ko. Yan po, bumagsak na po bigla yung katawan niya na ganyan. Nahihirapan daw po siyang tumayo.
gano'n na siya nakatagal nakahiga si tatay? Matagal na po, may isang taon na pong ganyan yan. Mm-hmm. May no-oxygen na lang po namin. Pag nahihirapan po siyang huminga, pag nahihirapan po siyang humihi, sabi ko lang, inom ka lang ng maraming tubig. Mm-hmm. Pero kailan po yung early check-up po niya? Noong December pa po yun. Di pa po siya napa-check-up ulit. Yung kapatid ko po kasi nag-aasikaso sa check-up niya. Kasi po ako hindi ko po maasikaso kasi may tatlo kong anak na maliliit. Hindi ko rin po maiiwanan. So, sabi ko nga sa kanya, magdasal ka lang kung talagang dyan yan para sa'yo. Pupunin ka ng Panginoon. Kesa nahihirapan ka ako kami, magdasal ka lang ako. Kaya nagagalit kay nanay. Ba't po siya nagagalit kay nanay? Pinsan po nagagalit siya kay nanay. Mm-hmm. Pinsan po kasi hindi siya narinig pero si nanay okay na kay nanay. Siya, sinutulungan siya, tatawagin ako ni nanay. Nahihirapan na naman daw huminga, wala nang oxygen. Sabi ko, punta ka muna kay kuya kasi wala akong pera. Punta si nanay, binigyan naman ng kapatid ko, lalaki siya nang pabili. Nagpabili kami kay kuya liit para makahinga lang po. Okay, kumusta ba si tatay bilang ama po niyo nung malakas pa po siya? Nung malakas naman po siya, okay rin naman po siya sa amin. Kaya nga lang po, ng babae nga po siya noon. Pero lagi naman din kami pinupuntahan kahit ng bababae siya. Paano po ba siya, may pamilya pong iba? Wala, nangabit lang po siya pero hindi po siya nagkaanak. Nangabit. Matagal po ba yun? Ano lang po. Matagal-tagal na po, halos po yan. Wala pang isang taon nung umalis siya sa amin. Siguro, dun nagkakaroon ng parang sama ng loob yung mga anak po. Yung iba po pong kapatid, pero ako po kahit na gano'n nangyari, hindi po ako nagkaroon ng sama ng loob. Bakit? Bakit po? Kasi po, niisip po rin magulang ko po sila ako. Alang-araw ka, magkakanak din ko. Ayoko pong maranasan ng mga anak ko na gagawin sa akin ng asawa ko yung naiiwan ako. Gusto ko matunan sila na sa pag-aaral kahit pagkakungka ako sa eskwela. Babantayan ko lang sila at maturuan. So, yun lang sa tingin nyo na makakapagsama ng loob yung mga kapatid, walang iba? Yung mga... Sabi nga doon sa isang kapatid ko, nasa ang siya, umuwi po na siya, siya po na magbantay kay tatay. Yung kuya po nandito lang pala? Dito sa po ba? Sa kapila po. Bakit kaya ganun yung kapatid ko? Yun naman po. Ngayon magmula naman po nagkasakit si tatay. Tumutulong naman po sa kanya. Siya po ang nagsusuporta kay tatay ng bigas. Wala rin po silang mag-asawa dahil may dalawa rin pong anak. Basta po ang usapan namin magkakapatid. Siya sa bigas, tapos sa oxygen ni tatay, maghati-hati kami. Tapos ako madalas sa ulam kasi wala nga yung dalawang babae. Ako lang ang dito, kaya madalas kahit ng anong ulam na lutuin namin, ako nagbibigay sa kanya. Paliwanag mo kay tatay yung contribution ng mga anak, baka hindi po alam. Ayan, sabihin niyo po. Tatay, si Tuming tatay, siya nagbibigay sa iyo ng bigas. Alam mo naman yon sa oxygen, di ba, nung nanghingi ka, binigyan ka naman. Kaya huwag ka rin nagdadamdam doon sa isang anak mo. Kasi tinutulungan ka rin naman namin. Kaya kung sasabihan ko sila na lagi kang pupuntahan. Yun yung gusto mo tayo, no? Nung, yung pupuntahan mo kayo. Sige po, sabihin niyo sa mga anak niyo. Kaya ako pero yung iba kong mga anak, lalo na yung isang malayo, ayun, wala. Kaya naman isa, nasa hanggat, malayo rin. Kami sila tatlo lang na magkakapatid dito. Ikaw ka na anak ko na rin isang lalaki. Gusto ko ba yung pagkamaga, bago siya umalis yung mamasada,
ito niya wala ko yung otay. Kumusta ka naman dyan? Kumusta ko pagdating sa gabi? Kumain ka na ba? Ala, hindi na. Alam mo, anong galing mo lang sa kanila. Wala po ba siya dyan ngayon? Wala po. Eh, namamasada po yung kapatid ko na yun. Yung po yung hinahanap ni tata, yung oras. Yung maramdaman niya na. Kasi yung nag-iisang lalaki namin. Kaya siya nalasanapin ni tata. Nangungulila siya sa anak. Hindi talaga ang mas lalo yung maipakikita mo sa magulang mo yung kahit wala kang pinasya na maibigay yung makita ka at makakausap ka. Hindi lang talaga ang ko ng isang magulang. Yung lagi ikaw nakakausap, nakikita. Hindi yung parang biyabayo, wala ka na alam kung may sakit ko magulang, biyabayo wala yun na lang. Kaya parang iniintay na lang ako yung aking pag-urap ko lang, pag-uwi. Sa mga makakapanood po ng video nyo, ano po yung aral na sa tingin nyo na pwede ho nating ituro sa kanila? Unahin yung pag-aagko ko sa mga anak o huwag pababayaan din yung mga lalo-lalo na yung mga kaibigan. Kung ano yung naipakita ko sa kanila ng araw, gawin mo hanggang sa huwag kaedad ka ng ganito kaedad. Dahil wala ibang tutulong sa'yo. Kung hindi ba kaibigan mo. Kapulad ganun dalawa kung paano na yan. Tingnan mo hanggang ngayon, hindi ako iniiwanan. Lalo na si Leet. Laging kamarkada ko lang noong 2007 yung aking barangay talon. Parang dami naman. Nakaano ko lang dahil yung kapatid dyan, nag-iamo ko nga na 10 taon. Tay, kunin ko po yung number nyo, ilagay ko dito sa video, okay lang? Opo, sa mga gustong tumulong kay tatay, yung number po ni tatay. Yung mga gusto pong tumulong kay tatay, ito po yung number niya, 0953-2807-993. Okay, thank you ate. Tay, kapit lang po tayo sa ating Diyos ha. Maiiwan po ako tay, kahit paano po makatulong po sa inyo. Ibig tingin 10,000 si tatay. Yan po. Yung number nyo po, ilalagay po namin dito. Kukontakin po kayo ng gusto pong mga tumulong po sa inyo, no? Maliit na bagay, tay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Tay, naman. Kaya bigay mo kay nanay. Nanay, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Thank you, Kuya Ben. Welcome, tay. May kasama po ako dyan. Yung 5,000 po galing sa akin. Yung 5,000 naman po. Galing po kay Tita Nimpa, Humphrey po, no? Okay. Basta ano lang po, laban lang po kayo. Okay. Para sa mga anak po nyo at sa asawa po nyo, no? Okay. Andyan naman po yung ating Diyos, mahal na mahal po tayo. Okay. Welcome, tay. Paano po, baka lumakas pa po yung ulan, tay, no? Okay. Ingat po kayo dito. Nay, kailangan po ni tatay yung ano po nyo, yung oras. Ate, kasabi na lang kala kuya, sila ate, hanap ni tatay yung oras sa panahon po na to. At maraming salamat po sa pagmamahal kay tatay. Ay, nanay!